Ayaw na siyang ibalik sa atin ang tunay niyang ina. Si Ma'am Lorena. Kaya pala, gano'n na lang ang labis niyang pagmamalasakit kay Tikboy. Noong una ang buong akala natin ay maawain at matulungin siya. Inakala nating bahagi lang ng kanyang pagkakawang gawang lahat ng ginawa niya kay Kuya Tikboy. Hindi ko sukat akalaing siyang tunay na ina ni Kuya. Matagal ko rin itinago ang lihim na yan. Dahil may binitawan akong pangako sa aking ama, sa iyong lolo, bago siya binawian ng buhay. Pinanatili kong nakakubli ang tunay na pagkatao ni Tikboy. Pero ang kapalaran na rin ang siyang gumawa ng paraan para mabunyag ang buong katotohanan. Mahirap kalaban ang tadhana. Oras, hatid sa inyo ng Primera Light Brandy. Iba ang... Alam kong busy ang anak ko sa mga ginagawa niya. Pero ito na ang pagkakataon para makausap ko siya. Bukas po yan. Pwede ba kitang maabala? Opo. Ang dami mong tinapos na paintings. Opo. Habang nasa wheelchair ka, pwede ba akong mag-position dito sa may tapat na wheelchair mo? Opo. Pagod na pagod ka na siguro. Ang mga paang ito na masaya kong hinihimas-himas.
nakakapagdudulot sa akin ng kakaibang kaligayahan. Sa pahintulot mo, sandali ko lang muna itong mamasahihin. Sobrang napagod ito. Kaya magpahinga ka muna. Sige po. Gusto sana kitang makausap ng masinsinan. Ano po yun? Tungkol sa... Nanggaling dito ang inay Charito mo. Bakit daw po? Binabawi ka na niya. Gusto niyang bumalik ka na sa kanila. Wala po akong plano. May karapatan din sila sa'yo. Ayoko pong umalis sa poder niyo. Dahil kayo pong higit na may karapatan sa akin. Daddy boy. Bago po kayo pumasok, matagal kaming nag-ausap ni Susie sa telepono. Kaya alam ko na pong buong katotohanan. Anak. Nang una pa lang po tayo magkita at magkaharap, nakaramdam na po ako ng kakaiba. Naipadama agad niyo sa akin ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Dahil ang totoo pala, kayong tunay kong ina. Patawan mo sana ako sa naging napakalaking kasalanan ko sa'yo. Nang itakwil kita at itapon. Pero matagal kong pinagsisihan ang lahat ng yun. Sa ginawa po ninyong pagkupkup at pag-aalaga, pati na ang pagbibigay ng kakaibang pag-asa sa buhay, ay sapat-sapat na pong katumbas sa naging pagkakamali ninyo. Wala po ang karapatang ipagkait sa inyong pagmamahal ng isang anak. Daddy boy, anak ko. Thank you.
register sa screen ang name. Hello? What? Sa hospital! Isa na ngayong PWD. At kapag dumating pa lang ganitong pagkakataon, sakalang marirealize ng tulad kong mapanghusgang malaking pagkakamaling nagagawa sa kapwa. Siguro po nga, ito ang tinatawag na karma. Ramdam sa akin ng tadhana ang tunay na damdamin ng mga PWD na ngayon ay pinagdadaanan ko na. At sana mapatawad ako ni Kuya Teddy sa mga nagawa ko sa kanya. Mga tao lang tayo, Alvin. Teddy boy? Nagkakamali. Pero may pagkakataong magbago. Ma, tulak niyo ang wheelchair ko palapit sa wheelchair ni Kuya Teddy. Ikaw ang masusunod, anak. Kuya, hindi ka na nag-iisa. Dalawa na tayong nasa wheelchair dahil kapwa persons with disability na tayo. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa, Alvin. Kahit ganito tayo, lagi mong tatandaan. Meron pa rin tayong silbi sa lipunan. Kaya magsikap tayo upang mapanginabangan natin ang pagiging isang PWD. May katwiran si Teddy Boy. Magdamayan kayo. Magtulungan. Dahil habang magkakasama tayo, lalaging may pangako pa.